Na-upload si Anthony Gail Del Rosario ng video ng kanyang pagpapadala ng mensahe sa netizen na nag-edit ng larawan ng kanyang anak na si Mitchell para ipahiya at insultuhin ang baby boy sa social media. Ibinunyag ng celebrity mom na naiyak siya nang makita ang edited photo dahil sa kanyang maternal instinct na protektahan ang kanyang anak mula sa pinsala. Ipinaliwanag din niya sa mga bashers na okay lang na insultuhon siya at ng kanyang partner na si Wamos Cruz. Huwag lang ang kanyang anak, dahil ibang usapan na daw iyon. Isa pa, gumagawa na ng hakbang si Antoinette para kilalanin ang netizen na nag-edit ng larawan ni Mitchell na sinabing ang ginawa ng baso na iyon ay cyberbullying sa isang inosinting sanggol. Narito at panoorin ang actual na video. And guys, ito awareness lang to. Ginawa ko itong video na ito awareness sa mga taong nagtatangka gumawa pa ulit. So, makita niyo yung post ko about nakaraan. Hindi ko napigilan nakapag-post ako ng, as in, galit na galit ako nag-post ako noon. Nakita ko kasi na in-edit yung mukha ni Meteor. So, ang sabi ko sa kanila, ang sabi ko lagi sa inyo, and hindi ko pa pinapanganak si Meteor, di pa ako nanganganak kay Meteor. Nagsabi na ako na okay lang kaming dalawa, or ako, kaming dalawa ni Mahal na. Lait-laitin, ni-edit nyo kahit anong sabihin nyo, basta wag lang yung sa anak ko. Pagdating sa anak, guys, sobrang, alam nyo naman yan yung mga magulang dyan, sobrang maapektado talaga kayo. Siyempre, nagmakahirap ko. Basta mahal na mahal ko yung si Meteor, kaya ayoko siyang ganunin. Ako nga, hindi ko nagagawa sa anak ko, tapos ikaw ang lakas ng loob mo gumawa nun para sa anak ko. So, ayan, nag-post ako nun, awareness siya. So, sa lahat na magtatangka, subukan nyo, ipaparanas ko sa inyo, humiwas ng rehas. Ayan. Kasi kahit talaga anong gawin yung ganun-ganun na picture, ano yun eh, cyberbullying yun, paninirang puri, walang kamuang-muang yung bata, tapos gagawan nyo ng picture na ganun. So, in-edit nung dummy account, so, sobrang dami niyang dummy account. Kung ano na in-edit niya, nakita ko kami ni Mahal, yung family picture namin. Kami dalawa ni Mahal meron doon. Okay lang yun eh, yung sa amin dalawa. Pero huwag niyong dadamay yung bata. Kasi walang kamuang-muang yung bata. Batang-bata pa lang yun. At walang alam yun, ba't idadamay nyo? Kung tao sa tao, sige kami. Kami yung pagtripan nyo. Pero yung anak namin, huwag niyong idadamay sa ganun. So, na-post ko yun. At ginawa ko tong video na to sa mga gagawa talaga ulit ng ganun. Sisiguraduhin ko mahanap ko kayo at paparanas ko sa inyo himas rehas. So alam niyo naman siguro yung feeling ko, syempre magulang na ako. And ang dami na nangyayari talaga sa akin na sobrang protective ko talaga sa baby namin as in. So umiyak ako noon nung araw na yun, nagdadrive si Mahal noon tapos ay papunta kami dito. So umiyak ako bigla sa galit ko, pinost ko talaga yun dahil sobrang galit talaga ako sa gumawa noon. Ang masasabi ko lang sa'yo, hindi ka naman namin mahanap, pero meron na akong testigo, guys. Meron na akong alam na kung sino man siya. So, pinag-aaralan pa namin, syempre. Inaaral-aral pa, syempre, kasi nade-detect yun. Nade-detect ng IT yun. Kahit dami account ka man, kung nade-detect ng IT, wala kang kawala. So, yung gumawa nun, yung ginagawa pa namin sa'yo, inaaral pa namin, tinitignan pa namin, syempre, malalim yan. Kailangan namin pagtagpi-tagpiin pa, so kailangan talaga ayusin. So ayun, ginawa ko na nga ito para awareness yan. Ngayon, sa kahit sabihin yung picture yan, edited yon, anak ko yon. So sobrang nasasaktan talaga para sa anak ko. Sabi ko nga sa inyo, gawin nyo na lahat sa akin, wag lang talaga sa anak ko. Dahil hindi nyo naman binuo yan eh, hindi kayo nagmakahirap dyan, walang kamuang-muang yung bata, idadamay nyo sa ganito. So kung gusto niya man mang ganyan, okay lang kami. Huwag niyo idama yung bata, please lang. Kaya sa mga susunod pa na gustong gumawa nun, go, itry niyo. Basta ipaparanas ko sa inyo, humimas ng rehas. Ayun, hindi ko talaga mapaliwanag yung galit ko. Siyempre as a nanay, siguro alam niyo naman siguro yung nararamdaman ko. And kung galit ka man sa akin, hindi naman, ano yun eh, hindi naman valid na rason yun para gawin mo yun sa bata. Kung galit ka man sa amin mo gawin, huwag mo idama yung bata. So ayun guys, pasensya na rin sa, gusto ko lang siyang ilabas. Kasi kapag makakita pa ako ng ganun talaga, sobrang nasaktan talaga ako as in. Hindi ko mapaliwanag, basta alam nyo na yun guys. So mga gagawa pa, good luck na lang talaga sa inyo.